Kung noon nga ay may Aquino versus Marcos, may solid supporters ang mga Aquino at meron din namang mga apologies ang mga Marcos. Ngayon nga ay tila nahati na rin ang mga Pilipino sa pagitan nga ni Duterte at Marcos. Marami nga sa mga netizens ang nagsasabi na ginamit nga lang ng mga Marcos ang mga Duterte para hilain sila pabalik ng Malacanang. Inaasahan kasi ng marami sa ating mga kababayan na tutuparin nga nila ang pinangako nila noong kampanya na tayo nga raw ay babangon muli. Kaso nga lang, mukhang pati si VP Inday Sara Duterte nga ay nabudol lang din at inihayag ang tunay nilang intensyon para sa bayan na tila nagiging gatasan ng nga lamang. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhing mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. As usual, ang ating dark chocolate. So, ito po ang number na kontakin ninyo. Kung gusto nyo matikman itong pure tablilla, organic na inumin. Okay, pag-usapan natin yung kahapon po ang 10th year anniversary ng pagdaan ng Yolanda sa ating bansa. I was in Mindoro Island sa Nauhan, Oriental Mindoro pagdaan ng Yolanda. Talagang malakas. Okay, lumalabas ngayon sa social media na ang Congressman sa Leyte by that time, si Congressman Martin Romualdez, wala siya sa Tacloban, wala siya sa Leyte nung dumaan ang Yolanda. E ang tanong, nasaan siya? Naduwag ba siya? Nagtago, nagpa-safety sa Manila o ano? Dapat sagutin ito ni Congressman Speaker Romualdez. Nasaan siya nung Yolanda? Okay. So, ito ah. Meron akong basahin sa inyo na post ni Direk Daryl Yap. Isa po si Direk Daryl Yap. Number 12 siya sa listahan ng mga vloggers na gustong patahimikin ng Malacanang. Salamat, Direk Daryl Yap. Ito, posted 13 hours ago. Kaibigan sa kaibigan, Manang. Manang si Senator Amy. I dare you. Kina-challenge na si Senator Amy, oh. Sabi niya dito, bilang kaibigan mo, Senator Amy, bakit hindi ikwento papaano po tayo naging magkakilala at bakit natin sabay na minahal si PRRD? Related ito sa Yolanda. Hindi po sapat na sabihin mo na sinusuportahan mo si PRRD laban sa mga imok ng pinsan mo. Yan, yung latest vlog ko, shinare ko yung nakakabagbag damdamin na pahayag o panindigan ni Senator Amy. Susuportahan niya si PRRD at saka si VP Inday Sara. Laban sa kanyang pinsan, laban sa kanyang kapatid. Okay. Bakit hindi po natin iklaro ang nangyari sa Yolanda? Bakit hindi nyo po ikwento na noong dumating ang Davao Disaster Brigade kasama si PRRD ay umiyak si Tatay Digong at nagsabi pa ng ganito, nasaan ang Diyos dito, Amy? Bakit pinayagan niyang mangyari ito? Wow! Naalala mo ba yan, Senator? Nagtinginan lang lahat ng mga tao doon. Ngayon ko lang ito nalaman na
May katagang ito ni President Duterte. Although alam ko na isa siya sa pinakaunang nagdala ng tulong sa Leyte after Yolanda. Doon din po sa misyon na yan ay tinanong kayo ng mga kasamahan ko. O, kasama ni Derek. Nasaan po si Martin Romualdez? Bakit si Alfred Romualdez lang ang nandun? Alfred yung mayor. Martin Romualdez, congressman. Okay. Hindi ka po sumagot, senator. Hindi niyo sinagot. Nasaan si Martin nung Yolanda? Okay. Nagtanong sa iyo kasi ikaw ang nasa bahay nila. Bahay ni Martin. Wala yung Yeda o kung sino man. Ang naalala ko lang, sabi ng staff niyo doon. Yeda yung asawa ni Martin. Si Manang Ivy po ang natutulog sa kwarto nila, Sir Martin. Okay. Senator Amy was there pagdaan ng Yolanda at doon natutulog sa master's bedroom ni Speaker Martin Romualdez. So, ang tanong ko po, Senator, kung nandoon po si Martin Romualdez gaya ng pinagsasabi ng mga pangit niyang friends sa social media, bakit po kayo ang natutulog sa bedroom nila? At bakit kayo ang nagmamando ng relief goods na binagsak lang sa bahay nila? Totoo nga naman. Ang totoong concern ko po ay hindi yung napakasinungaling nilang nagsasabing nandun sila nung Yolanda. Kasi isang buwan kang natulog sa kwarto nila. Ang tanong, saan po sila natulog ng asawa niya? Sa maid's quarter? Okay talaga itong si Derek Darilia. O nga no, maalala ko, Yolanda, before dumating, balitang-balita na, natatamaan ang lady. So, ang mga LGUs, government, makapaghanda talaga. At naghanda nga naman. Kasi may advance warning na pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan, Yolanda, darating. So, kung tunay na may malasakit ang isang congressman sa kanyang distrito, eh dapat nandun na siya. So, okay itong Mayor Alfred Romualdez, believe ako sa kanya. Nakipagtalunan pa itong Mayor Romualdez na ito kay Marrojas. Kasi yung mga ayuda daw noon para lang sa mga kakampi nila sa politika. Kung kampi sa Romualdez, wala na, init sa puwera. Talagang kahit disaster, pinopolitiko noon eh. So, ito pa si Tatay Digong. Alam ko yung kwento. From Davao, kumilos na yung Davao Disaster Brigade. Pagdating niya sa ano to? Surigao City, doon sa pier, hindi siya makadaan. Dahil ang haba yung pila ng ano. Ang haba yung pila ng sakyanan. Hindi siya talaga makadaan. It will take days or weeks bago makadaan yung Davao Disaster Brigade. Eh, mayor pa lang siya noon. Hindi siya masyadong sikat. So, ito po yung kwento. Bakit? Nakalusot ka agad. Yung division commander sa Northern Mindanao, si General Ricardo Bisaya, classmate ko ito, nalaman niya na nandun si Mayor Rodrigo Duterte na magdadala ng relief goods sa Tacloban, sa Leyte. Nako,
ang ginawa ng General Bisaya na ito, gumawa siya ng paraan. Ano? Mayor pa lang ito, ha? Hindi pa siya sikat. Gumawa siya ng paraan. Pinauna niya, kasi division commander siya. Kahit ang habang pila, stop! Paunahin ito! Loh! Pinasilitate ng General Bisayang ito ang kaya hindi na antala ang lakad ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Maaga, I think pinakamaagang dumating sa Tacloban ang grupo ni Mayor Duterte. Yun po ang alam kong kwento. Alam nyo, pag upo ni PRRD as president, ang una ng ang una niyang ginawang chief of staff, yun, si General Ricardo Bisaya. Hindi akalain ni General Bisaya na magiging presidente yung mayor na tinulungan niya. Dito mo makita ang Duterteng ito na marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya nung umupo siyang presidente, tawagin si Bisaya, o ikaw ang aking chief of staff dahil matinokang general. O, yun po ang alam kong kwento. Kaya itong kwento na umiyak siya doon at tinanong nasaan ang Diyos. O, ngayon ko lang nalaman. At ito, nasaan si Speaker Martin Romualdez nung kasagsagan ng Yolanda? Si Mayor Alfred Romualdez lang ang maalala ko na nag-search nga ako sa Google mga pangyayari, mga news articles panahon ng Yolanda, aftermath. Si Alfred Romualdez lang, wala si Martin Romualdez. Ang tanong, nasaan siya? Nagtago? Naduwag kaya ang nagtatapang-tapakan nga Speaker of the House ngayon? Nagtatanong lang naman. Kung totoong nandun siya, magpakita po kayo ng mga articles, pictures na kasagsagan ng Yolanda is nandun si Speaker Martin Romualdez, at maniwala ko. Kung wala, ay ang aking paniniwala, nagtago siya, nagpa-safety siya nung Yolanda. Anong klaseng leader yan, magiging niya ang galit niya sa mga congressman na nagmamalinis, according to Attorney Roque, na magpakatotoo kayo, huwag kayong ipokrito. Okay, so ito, mayroong isang political analyst, isa sa hinahangaan ko, si Mr. Ronald Llamas. Sa isang media interview, natawa ako, nabigla ko, dahil ang pinag-usapan is, kung ang demonyo, o si Satanas, makapasok sa Kongreso, ano ang mangyayari sa demonyo? Pakinggan natin itong si Mr. Ronald Llamas. Then mamaya magbigay ako ng reaction yung kanyang paghahambing itong si demonyo at itong mga congressman. May isang episode yan, nagko-cover ako natin ako sa gallery hapon yun. Parang may nagsalita isang kongresista. Sabi niya, Mr. Speaker, nasan yung pera namin? Parang gano'n. Kasi nagkabigayan daw. Pero mag-delis na kaya hindi nakarating. Parang gano'n. Ganun yung naalala ko. Matagal na yun. Matagal na pa na ako na. Enjoy din sa Kongreso. Malalo mo yung pelikula. Yan, si Mr. Ronald Llamas. Yes, si Keanu Reeves, tsaka si Al Pacino ba yan? Oo, sabi ni Al Pacino. Vanity, my favorite scene. Vanity. Kung siya yung demonyo ron, no? Demonyo. Kung yung demonyo napunta sa camera, makikita niya yung one eh. Hubris, my favorite scene, no? Talagang bilib na bilib yung parang mga congressman sa sarili nila. Kaya enjoy it. Bilib na bilib. Pero eto lang ah. Usin na, eto na. Bago natin puntahan yung issue, baka oto nagagalak pa sila sa pinagkikwentuhan natin. Parang usapan lang sa kanto o sa barbery yan. Hindi, nabanggit niya. Kung yung demonyo napunta sa house. Magiging hubris ba?
baka ma-insecure ang demonyo. Ma-insecure ang demonyo. Makakabahan siya. Kabahan. Maraming magkakaling sa akin dito. Parang kinakabahan ako dito. Okay naman, pero may hindi ka ba? Makamamarginalize siya. Pwede naman siya mag-party list kung marginalize siya. No? Pero sigurado ko naman yung demonyo, magaling sa grammar yun. Tinan natin. Okay, puntahan natin ito. Okay. Okay. Anong mangyayari sa demonyo pag mapunta siya sa kongreso? Ma-insecure. Hindi siya makaporma. Grabe. Nakakatawa. Anyway, puera de los buenos. Okay, may mga mangilan-ilan din matitinong kongresista. Example, Congressman ako. Believe ako niyan. Congressman Marcolita. Ano pa? Congressman na... ano yung riders? Busita. Meron. Kaya lang, sorry to say, karamihan na dyan is ano. Yun na nga, mai-insecure ang demonyo. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magagalit. Kaya nung nagsalita itong Tatay Digong natin, nasabi niya pinakabulok, the most rotten institution is Congress. Oh, maraming nag-react. Oh, yun na, yung mga nag-react, yun ang natamaan. Kaya lang yung matitino, tahimik lang. Kasi tanggap nila na ganyan ang sistema, iba naman sila. Ganun yun eh. So, nako, napaka-init na po ang politika sa ating bansa. Malayo pa ang eleksyon eh. 2023 pa lang ngayon. 2025, sa nga halos 2 years. Grabe na ang na yung UNITIM na inaasahan natin noon. Wala na. Irreplaceable o irreconcilable. Yung pinaka-latest na sign of breakup ng UNITIM, yun po sa Yolanda 10th year anniversary. Chapuera na si VP Daisara, hindi man lang inimbita. Senator Aimee, hindi rin inimbita. Na kung tutuusin, okay, nung tumama ang Yolanda sa Leyte, sa Tacloban, nandun si Senator Aimee. Tambaloslos, wala. Although may nagsasabi na nandun daw. Si Senator Aimee ang natulog for 1 month sa master's bedroom sa bahay ni Congressman Martin Romualdez. Ang mga relief goods, si Senator Aimee at yung Mayor Alfred Romualdez, sila ang gumalaw. Wala akong matandaanan na Congressman Romualdez na pumapil noong kahirapan pa sa Yolanda. And then, ang pinakaunang dumating na tulong from outside the region, walang iba kundi si Mayor Rodrigo Roa Duterte. So, dito mo makikita, dito natin makikita, mga kaibigan, kung yung malasakit nitong Duterte family. Talaga, mayor pa siya noon. Nakita niya ang need. Kasi, yun na nga ang pinakamalakas na bagyo. Ako, nasanay po ako ng bagyo dahil lumaki po ako sa La Union.
Nakakaranas ako niyan ng hanggang signal number 4 na bagyo. Nakakaranas ako na ang mga bubong ng mga bahay sa aming bayan ng Bangar, La Union, talagang nililipad. Yung mga nyug sa aming barangay, talagang nababali na gano'n. Parang binaling posporo dahil sa lakas ng hangin. But, wala nang tatalo pa sa Yolanda. I was in Mindoro, Nauhan, Oriental Mindoro, pagdaan ng Yolanda. It's a miracle. Bakit daw? Kasi nung dumaan, malakas pa kailang, yung hangin daw ng Yolanda tumaas, mataas. Kaya yung lakas ng bagyo sa taas duman, kaya hindi masyadong nasalanta ang Oriental Mindoro. But yung unang mga dinaanan, grabe talaga. Nakakapang nilabot na bagyo. At salamat sa isang Tatay Digong, hindi niya akalain magpre-presidente. That was 2013. Ating doon. Umiyak pa nga daw. Anong sabi niya? Nandun si Manang Aimee. Bakit pinabayaan ng Diyos na mangyari ito, Aimee? Nung makita niya yung resulta. Oh, ako, nakikita ko na lang mga picture, grabe. Wala kang tapos ilang libo ang namatay. Tapos, yun na nga, yung kapalpakan ng Aquino administration na grabe eh, nagdala na ng mga relief goods si Marrojas doon. Tapos pinupolitiko pa. Ayaw magbigay ng tulong doon sa kampo ng mga Romualdez. Kasi, para lang daw, wala talaga itong si Marrojas yun. Ang isang pinakamalaking kasalanan nitong si Marrojas at saka si late President Noynoy Aquino ay yung handling nila ng Yolanda at saka SAF-44. So, grabe. So, going back sa issue. Ngayon, galit na galit ang Speaker Romualdez sa opening resumption ng session ng lower house nung Lunes. Nung sabi niya, hindi daw siya uurong sa laban. I'm willing to stand or fight anyone who destroys the integrity of the house. Integrity kunuhay. Kayo lang, integrity nyo lang. Kasi, tayo pong mga tao, kung hindi tayo makinig feedback galing sa labas, tingin natin sa ating sarili, we are okay. We are good. We are... Ganun eh. That's, basic sa nature ng tao. Yung akala ko, sarili kito, akala ko nung una, okay ako. Mabait ako, marespeto ako, basta okay ako. But later on, nalaman ko, ang pangit pala ng ugali ko. Yes. Even sa aming relasyon lang ng mag-asawa, akala ko noong una, I'm a good husband. Yung pala, lately, na-realize ko, napaka immature, napaka selfish kong husband. Ang tinitignan ko lang sarili ko. So, ganyan din yung ating mga congressman. They are full of integrity. Kailan? Ito ha, pinagtawanan sila ng yung nag-interview kay Ronald Dama, si Christian Isguera. Matalino ding vlogger ito, although position siya noong panahon ni Duterte. Ngayon, na ganan ako dahil very objective yung analysis niya. Christian Isguera, Ronald Llamas, yun. Wala daw silang makitang matino sa Congress. Kaya napag-usapan na nila na
pagpasok ng demonyo sa halls of Congress, ma-insecure, hindi makaporma. O, anong masasabi niyo mga kaibigan? Agree ba kayo dito kay Ronald Llamas na hindi magsilbi ang demonyo sa halls of Congress? Anyway, basta tuloy lang ang pag-iingay. Sinimulan nila ang laban, tatapusin natin. Dahil non-stop na ito ang galawan ng Marcos, Romualdez, Araneta clan para siraan ang mga Duterte. But no way, DDS stand up all the way hanggang sa 2028. Ng reaksyon doon sa statements ng isang political analyst, si Professor Malo Tikia. Sa interview sa kanya ng DZAR, nako, may description siya kay Speaker Romualdez na wala siyang statesmanship. Ano ibig sabihin nun? Walang modo? O may pagkabastos? Eh bakit nasabi ng isang political analyst na walang statesmanship? Walang modo ang Speaker of the House. Okay, panoorin natin itong Malo Tikia, isang kilalang political analyst. We all know that this is a former president who became a Speaker of the House also. Ganun yun eh. Tapos bigla mong ginanun lang, hindi ba? So at saka ma'am, ang mga speaker may statesmanship yan. Exactly. Kahit magka, I mean, si Speaker Joe, yan mahilig yan may kaaway, si Speaker Mitra, si Speaker Sonny Belmonte. Oo, magkakaaway, pero pagdating mo sa plenaryo, pag-upo, parang no? Tatay eh. Yeah. Oo, yayapusin niya, sasabihin niya, pasensya na ka. Yung ganun. Ito, yung hindi open na visit siya, ganun. Yeah. Okay. May tatanong ako about that. Nasa taas at nagsasabi nga na ako ang leader dito, ako masusunod. So, yun ang nakakalungkod kasi yung tradition ng House na statesman-like ang pinuno, eh, nasi-set aside. Okay, so ang rason na kulang sa statesmanship ang speaker natin ngayon is yung dalawang beses nilang dinimot ang former president. At itong pangalawa, nung Monday, wala doon si PGMA. Nasa official travel abroad. Official travel, ha? Hindi man lang siya kinuntak para kunin ang kanyang panig kung pabor ba siya sa resolusyon o hindi. Walang ganong ginawa. Basta lang tinanggal. Yun ang sinasabi ni Professor Tikia na no statesmanship. So binanggit niya yung mga former speaker of the House, Belmonte, Mitra, Divinesia, mga astig ang mga yan. Galit. Kaya lang pag nasa plenary, very behave, parang tatay. Ang nangyari dito sa ating speaker is ano, naging palaban. Wala na yung statesmanship. Palaaway na. Bakit? Dahil natamaan. Akusahan ka ba naman ng most rotten institution? Bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag magagalit. Okay. Anyway, i-share ko sa inyo ang iba pang portion sa interview ng DZAR kay Professor Malo Tikia. May nakikita na kasi ang mga tao, or maybe many of you feel, regarding the political arena, hindi ba? So minsan maraming lumalabas ng mga may game plan ba ito? Ano ba ang plano? May step 1, 2, 3 ba ito? So sa mga nangyayari ngayon, bago natin himayin yun, no, what do you see and what do you feel? What is your observation about the political arena na sa air ngayon? Well, ang aking nakikita sa magkakasunod na tatlong araw na halos tayo'y talagang akala mo may political na typhoon o bagyo, no?
nung nagbukas nung Lunes, kagagaling lang nila sa limang linggo na pahinga. Bakasyon. Oo, bakasyon na yun nga bayad ng taong bayan ang bakasyon nila, no? Limang linggo 'yan. Sana tapos, all. Oh, di ba? Mas maganda kung sana all nga, no? Pero nakita natin nung Lunes, aba ano ka, ako hindi ko alam na magkakaganon. May tumawag lang sa akin at ang sabi sa akin, malumay nangyayari sa house. Mm-hmm. Tapos, I tried accessing, sinubukan kong makuha yung house resolution 1414, mm-hmm. pero hindi available sa online, no? So sabi ko, ano kaya yun? So, ang media, nag-